everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga! Another reaction video na naman for SB19. And syempre, sobrang na-excited naman ako, diba? Kasi yung gagawin natin ngayon is one of my love one talaga eh. Love one! Oh my God! Diba? Kung hindi nyo pa nga pala guys napapanood ang aking latest reaction video, which is yung live performance nila ng Ikako, na sobra talaga akong na-amaze. Grabe talaga. And I'm so happy na nakikita talaga sila na masaya na nagpe-perform ng sama-sama. And then, kasi deserve talaga nila yun eh, na mag-perform talaga sila na magkakasama, di ba? Ang tagal nila yung inasam-asam talaga. So, I'm happy talaga na nakita sila, di ba? Kung hindi nyo pa yung napapanood, i-check nyo na yun sa may description, mag-comment na kayo, i-like nyo na rin para sa susunod nating reaction video, okay? So, bago ko simulan ng lahat, guys, gusto ko magpasalamat sa lahat ng 80 na sumusuporta kay Amazing Janus. Especially ang aking mga amazing friends, di ba? I love you so much, guys, including Rachel Andy. I love you, sis. Alam mo yan, di ba? So, for today's reaction video, guys, ang gagawin natin ay yung show break ng episode 11, yung Josh Birthday Surprise Part 1 with Team KENTIN. Oh my God! KENTIN! So, si Ken at saka si Justin, di ba? Si Ken nandoon. So, excited na ako. Ken yan eh. So, panoorin na natin and let's go! Yan na! Oh my God! Rainy day, AM 11:30 AM. Oh my God, ang aga ha. Nakaka-excite to Ken and Justin to season with Stel. Ah, okay. Get in the zone, bro! Right. We are SB19! Welcome to another episode of Showbreak! Gagawa kami ng content for Josh's birthday. And since si Josh yung last member na magbe-birthday. Ang gwapo ni Ken, di ba? Ang ginawa namin, sobrang laki talaga ng bawat isa dito. From our own birthdays, each member's birthdays, pinagsama-sama namin. Ay! Yes. Yes. Kaya ngayon, dapat 4 PM pa yung call time namin, pero gumising kami ng maaga, wala sa kaalam-alam, kasi magpe-prepare kami para i-surprise si Josh. Yes! Yes. At siyempre, since nasa public kami ngayon, kailangan naka-mask, yes, naka-face shield, yes. Alcohol. Guys, ang swerte talaga ng bawat isa, no? Every birthday may surprise nila sa isa't isa. Ang lucky nila sa isa't isa, sa totoo lang. Hindi gutom. Josh birthday surprise mission. Ang bawat team ay bibigyan ng tigisang sobre. Sa loob ng sobre ay may lamang pera at listahan ng mga sangkap na dapat bilhin para sa ihahandang pagkain para sa celebration ng kaarawan ni Josh. Ang bawat team ay kailangang mabili ang lahat ng mga sangkap gamit lamang ang perang nakalagay sa kanilang sobre. Mayroon lamang kayong 19 minutes para tapusin ang inyong mga misyon. Ang team na lalagpas sa 19 minutes ay kailangang bumili ng cake bilang kaparsuhan. Ay, so, ako sinong ayaw bumili ng cake for sure si Ken. Kasi gusto niya para sa kanya yung cake eh. Dumating. Hala, ulan, di ba? Pero tuloy pa rin. Ayun na si Ken. Ang gwapo talaga ng jowa. O, Diyos ko, Lord. Sabi colorful. Ito naman ang colorful. Children's party yung papasukan mo at pupuntahan mo. Okay lang yan! Gwapo ka ba din? Jowa kita eh. Walang makakapigil. Kami ay waiting for Ken na magsa-shopping. Napakagaling! Sobrang public po. Nandiyan lang ako. May mga tumitingin na tao. Pag-once na tumapa kami sa escalator na walang hagdan, hindi ko po alam paano namin ito gagawin. Pero simulan na natin. Eh, di ba? Makikita yung skills nila dito kung paano sila bumili at paano nila i-budget yung pera, di ba? Mura lang dapat, mga baby ko. Huwag basta kuha. Pwede isa-isang piraso lang. Dapat pag nag-grocery, i-separate mo yung mga ginto
pa-dry. Big boy na, Justin. Ako so hindi marinig. Sorry, guys. Piraso. Ken, ikaw dapat yung bumili ng chicken. Diba? Since chicken tayo, diba? Diba? Yung skills nila dito na i-improve kasi ano eh. Hindi, madami na yung masyado dyan. Yung sa pamimili, diba? Hindi dapat basta bili. Uy! Madami na ata yung lima. Wala bang cheese na yung malaki na? Papakin. Yan. Si Josh lang na makakain. Papapakin kita! Ah, ayan, ayan. Kahit dito ka lang, pwede na to, no? Ito na lang. Oo. Papapakain ko si Ken mamaya. Sabi niya, papakain daw eh. Okay ba yun? Nakaset niya. Sino kasama nila dyan, guys? Sana ako nalang sumama, no? Iinitin na lang, di ba? Akong taga-bit-bit. Tapos magkatabi kami ni Ken. Black pepper powder. Black pepper? Ayan, black pepper. Black powder, yan. See, black sesame seeds. Ito, ito. Binuro. Grabe, lalaki-lalaki talaga yung boss ni Ken, no? Sakto nga yan eh. Ang lupa. Oo, ganyan talaga. Kasi seeds black yan eh. Black pepper powder ba ito? Mahilig talaga si Justin sa Pokemon, no? Wala forma nun. Basta yung iniinom, di ba? What? Hindi ba yun? Ano pa ba? Okay na ba tayo? Naku, okay. Hindi mo pa alam yung mga bibilin mo. Next time, isama mo ako, Ken. Umapit kami sa time. Tingnan mo magkano yung bill natin. Saktong-sakto. Parang sinukat. Walang complete-complete yan. Pakiramdaman lang. Grabo talaga yung baby ko. Tsaka si Ken, diba? Sabot lang yung sinobra. Parang sinukat. At hindi lang yan. May libre grabe tayong no? Mangoes. Ang guwapo mo, no? Jowa kita, no? Pogi! Tapos lang namin ni Ken mamili. Hindi, joke lang. Kanina pa yan. Nakambiyahe na kami. Galing kami grocery para mamili ng mga ingredients para sa dalawa. Ken yan eh! Pagkain. Full screen ko nga. Hindi naka full screen! Spaghetti. Yep. At ito na nga ang mga pinamili namin. Isa-isahin mo na, Ken. Of course, we have here, we have here, spaghetti, onion, garlic, siyempre kailangan sa spaghetti namin, yung cheese, hot dog, siyempre yun yung pinaka-basic para sa spaghetti natin. Tsaka yung sauce. Yes, hot dog. Tsaka chicken. Tomato sauce. Tomato sauce. Chicken, meat, tapos ground pork. Giniling yan, ground pork. Para yan sa sauce ng spaghetti. Ah, rin. Binagawa ito ng sauce. Hindi ko sure. Nasa listahan ko. Uy, pero ginagamit siya. Pero yung iba hindi na nilalagyan. Ay, nilalagyan talaga. Yung egg. Yung iba, pagka yung naglilimala yung spaghetti. Hindi mo alam ko bakit. Bakit? Kasi meron na tayong egg. Ang galing. Ayan yung egg. Sana! Ano? Makuha ko yung egg ni Ken! Ang budget ay 1,000. 1,000 yung budget. Ito walang compute-compute, pakiramdaman lang. Mm-hmm. Ang total natin ay 1,000. May sobra lang na 85 cents. Bravo mga baby ko. Piso lang inapuno ni Jaja. Hindi ko pa kaming dried mango. Nagmukhang pandak tuloy ang kain ko kay Justin. Nagmukhang talaga. Since dalawa lulutuin namin, maghati kami. Mm. Ang isa, yung kay Ken, of course. Chicken. At sa akin, ang spaghetti. Eh, siyempre chicken yun eh. Ang corny mo. Yung pag-grocery, may time limit na nga. Pati yung pagluluto, meron. 1 hour na time limit. O, dapat wala. At ito ay may twist para sa amin. Pares kaming hindi marunong magluto. Yes! So, ala! Ako na lang magluluto, hindi ako marunong. Uy, wala kang bago. Magpapainit ka lang ng frying pan. Lalagyan ng oil. Ay, hindi. Mamasahin mo pa yung cheese. Lumasahin ako ulit! Dahil dyan, simulan na ganyan yung mga tipok eh. Mga makukulit. Ganyan yung mga tipok ang jowa. Birthday surprise. Ayan. Ako, cooking fried chicken na. Bagay na bagay sa'yo yung ano mo. Part mo, Ken. Chicken.
Siyempre, no, you need to wash the chicken and everything bago natin, pagsamasamahin. Sorry sa mga itlog na hindi pa na-hatch, no, kasi binasag namin. Pogi! Bakit ganyan ka lang, ga? Same time, thank you so much, kasi may kakainin. From corpus to action, ganda pa ng damit niya, in fairness. Thank you, kasi mabubusog kami maya kaya. Para sa, nagpa-straight siya ng hair. Kiddies meal para kay Josh. A very, very small handa para sa kanya. Yeah. Sorry mga chicken. Sorry mga chicks. hindi pa kayo nag-hatch. Binasag ko na kayo. Okay lang yan. Ang gwapo na lang ga ako. Diyos ko. Andali lang kayo. Kaya hindi mapuprito lang. Breadings lang eh. Habang ginagawa natin yun, kailangan natin mag-init ng oil. Yes. Para pagkatapos doon, diretso na natin. Pwede na, pwede na kami magpakasal. Marunong na siya mag-load. Pero ang problema ko para tatanggalin mo. Ito, bro. Oh, ganun nga. Tanggal. Oo, oh, kailangan tama. Deep fry. Deep fry, diba? So, next step natin gagawin. Kaninong bahay to, guys? Comment nyo yan. I-deep muna natin dito. Tapos, ilalagyan natin siya dito. Ang galing ni Ken. Chicken na chicken talaga yung pork, diba? Ta. Nililigo talaga siya sa itlog eh. Parang gusto ko talaga kumain ng chicken. Mas possible ako, di natin sa sasaw. Dapat na gloves ka, baby boy. Nakapagdagdag yun ang panlasa eh. Totoo sabi nila. Isishake natin to. Ating mga manok. Yan, oo ganun. Para dumikit yung mga breadings. Grabe, dumikit na. Feel ko, after neto, practice ko pa lang ito. Pero kapag nakating ako sa bahay, mag-grocery ako, tapos magluluto ako sa sarili. Magbibig talaga ako sa fried chicken. Ako tapos, din. Kaya nga bagay tayo eh. Bagay tayo! Tanggalin lang natin ng mga tingin ko, bandaw-bandaw lang. Hindi natin kailangan ito si Jose. At least no, sa mga vlogs nila natututo sila, yung mga hindi nila alam natututunan nila, di ba? Ayun yung mahalaga, yeah, importante. Para utak. Yeah, tingnan nyo, para siyang utak. Mm-hmm. Hindi ko alam paano hugasan ako. Magyan natin ng tubig. Tama ba? Yeah, nadadulog siya! Yeah! Anong gagawin ko dito? Kasi hiwa-hiwalay daw siya, so hindi hiwa-hiwalay talaga. Talaga. Alam ko pwede na siyang yung parang ground pork na bigyan. Yung iba nga hindi na hinuhugasan eh, parang ilalagay na lang nila yun na ano. Diba? Ala! Alam ko kasi parang dinidiretso na yun, diba? Kaninong utak to? Umunis naman yung hands namin. Hugas kami ng kamay. Yung iba kasi parang di na yung inuugasan, nirerekta na yun eh. Nakakaiya sa magulang ko. Naalala ko yung mga moments ng nanay ko na nagluluto siya. Mm. Di ba dinadurog to? Let me show you how to do it. Ah! English! Ako, nagluluto ko ng fried rice. So marunong ko maghiwa ng garlic. Ah! Kayaan ko na. Oo. Ayan. Ginaganon mo. Ay! Ang galing ni Ken! Diba? Ako bagay na talaga tayo. Marunong ka na sa gawain bahay. Kiniklaim na naman si Ken. Bakit? Pagkagawa ka. Ang kulit. Ganyan. Yung hotdog na nga muna. Sige, tatan mo. Kasi ang daya eh. Dapat akin yung hotdog. Ay, yung chicken. Ang galing yan. Mas skim. Layo mo yung mata. Gaganda ng mga kamay ng mga lalaki na to. Okay lang, di naman ako naiiyak. Okay na, hiwain mo na. Dito, di ba? Ganyan, oh, ganyan. Ayos mo kamay mo. Ay, balik ka rin mo, balik ganyan, ganyan. Ang galing ni Ken. Oo, oo. Atin mo muna ganito, atin mo na ganyan. Tapos dikit mo lang, tapos atin mo sa ganyan. Tsak. Eh. Nakakamdaman ko na. Manipis na dapat. Sorry talaga, anong klaseng spaghetti itong magagawa natin? Nilalagay mo pa ng onion spaghetti? Oo! Onion, garlic, pepper. Ano nga? Pipit-pitin ba mo? Pak! Oo, yung iba kasi pinipit-pet para madali siyang matalupan. Kaso nga lang, yung iba, mas okay na kamay na siya agad. Yan ang pinakamadaling gayatin. Guys, natatandaan nyo ba, pag nagluluto yung nanay niya na spaghetti, na hinihiwa pa lang, tinitikman nyo na kahit di pa luto. Pwede yung kainin kahit di luto, di ba? Wala ka lang.
Nahulog yung heart. Ako. Walang sumalo sa kanya. Ah, di ba yung mga hotdog kinakain niya na hilaw? Hilaw? Tapusin na natin yung pandemic na pala. Madami na ba? Konti pa lang. Basta na yung star. Star yan. Diyos ko, naglaro na. May time limit. Baby Justin. So ngayon, next step yung gagawin natin. Since mainit na yung oil natin, sakto na siya para dinod yung mga chicken natin. So ayun. Let's do this. Feeling ko ang perfect ng chicken ni Ken. Like him. Takloban mo after. Hindi yan. Oo, hindi naman natalsik ang chicken eh. Mutunog. Ito na ating protective gear sa ulo. Ang gwapo pa din. Wow! Perfect na chicken! Ay, naisip na ako. Yung manok natin, kailangan mag-brown talaga siya. Tingnan mo. Hindi pa siya ginakabrown. Medyo yellow-yellow pa siya. So, kailangan natin mag-brown talaga yung manok natin para masure natin na mas luto siya. Yes. Dapat may hinalang din yung apoy. Wow, mukhang masarap in fairness! Diba? Ayoko nga. Ay! Ay, ang galing ni Ken. Juicy, oh. Si Apa. Kilala niya si Apa? Sa Avatar, The Legend of Aang. Ito yung forma ni Apa, eh. Ayun, hintay natin kumulo yung ano. Tapos, hinahalo-halo natin yung mantika. Paano agad na ginagawa dyan? Mainit na, mainit na. Six and a half hours later. 3 days later. Ang bagal mo, baby boy. Ibuos na natin lahat. Isa-isa ko pa. Ngayon, lagyan naman natin ako. One yun. Oo, oh, dapat sama-sama na. Saan nyo, may balat-balat pa yan. May kasama mo. At para namang walang mantika, ako, Justin. At saka laway. Para mas masarap. Yan. Kung dapat ganyan. Tignan mo. Tugis puso. Pero naglaro yeah, na lang nang naglaro ito si Justin. Pero, bata na bata talaga, no. Joke lang. Yung giniling. May assistant chef. Ano naman yung sauce ko ngayon? Pwedeng-pwedeng pang kitty party. Tapos pinagluto ako. Batang-bata ako ngayon, no? Na may balahi ba sa yung Bulbasaur yan. Bulbasaur. Diba? May hindi talaga siya si tapos ano, no? Tapos naka-chucks. Tapos nagluto. Ngayon, pasok na natin yung giniling. Yung utak. Pag hindi pa siya luto, mukhang masarap na. Pero pag naluto na, mukhang ang sarap-sarap na. Diba? Nakaka-proud. At least they are trying to cook, no? Kahit pabalo. Kahit di nila alam. Ngayon, lalagyan natin ng paminta. Kakamay natin yung hotdog. Mauuna yung mga, ano, star. Diyos ko, naglaro yung time. Tapos yung heart. Kaloka ka, Justin. Baka lumabas dito yung Powerpuff Girls, ha? Baka bigla may Powerpuff Girls dito. Ngayon, ang maglalagay na tayo ng dugo. Saan tatay? Fairness! Parang sumasarap na. Abang tumatagal. Lahat? Nalagay ko ba lahat? Say yes or no. Parang dami. Bumubula na siya. Ano yun? Parang inudo. Pangalawang dugo. Masarap tingnan. Oo, no. Masarap na nga sa tingnan mo. Pareho kami ng utak ni Ken. Pag tumatagal mo, kung masarap na sa tingnan, diba? Ilan na yun? Diyos ko, napaka-unti. Diba? Parang kala mo strawberry. Mukhang strawberry. Ay, in fairness, mukhang maganda yung kalalabasan ng kanilang dalawa. Nakikita ko, mukhang masarap. Nalambot na siya, at medyo mahaba. Ibig sabihin, hindi siya naputol. Tara! Tapos na ang aking chicken. Tapos na. Ang sarap ng chicken, parang si Ken. Ang sarap pa pa Ken. Hilaw. Ang sarap pa pa Ken. Sakto lang para mag-enjoy ng ating kiddy na kakain mamaya ng ating birthday boy si Kiddy Josh. Oh yeah, yan pine-prepared na nila, oh. Parang in order lang. Wow, in fairness. Wow, luto na rin yung spaghetti. Yeah, everybody, so we are done cooking our dish.
mamaya sa CD na hoy, feeling ko good job talaga sila dito. And perfect in tandem nila. Mukhang masarap yung spaghetti. Hindi hilaw, hindi overcooked. Ikaw, Mina, kumusta naman yung paggawa ng spaghetti? Kita mo yan? May kasama yung mga ano, finride ko talaga. Sinunog ko. Para medyo pag ginuya, may malutong-lutong. First time yung partida. Gusto ko nang makita mga reaction nila sa luto, sa masasarap nating luto. Feeling ko magiging proud sila sa atin. Yeah. So, yes! So, matikman nila yung ito, no? Matitikman nila oy, yung ito. Oy! Nakaka-touch si Ken! So, kahit ikaw na lang yung matikman ko. Oy, ang sarap nung mukhang masarap din yung kay Stel at kay Sejun. Sarap ako makamayo. Masarap lang ako. At sila, hindi mo yan talaga. Diba? Oh my god, nakaka-excite to. Ay, alam nyo, hindi nyo pa alam kung sasabihin ko pa lang. Sobrang nakaka-excite to, no? Kasi bagong-bago din siya. And usually, diba, kapag may mga sinusurprise sila, like parang may pa-party, yung kay Sejun, natatandaan ko, and then yung iba din na nag-birthday kay Justin, automatic may mga pagkain na tila. And pagkain na agad. Unlike this na ginawa nila para kay Josh. Sila yung nag-effort na magluto, bumili ng mga ingredients para dun sa dessert, spaghetti and chicken. And then sila pa yung nag-effort na nagluto. Which is parang, kung ako yung may birthday, like kung ako yung nasa position ni Josh, is talagang ma-appreciate ko talaga siya. Kasi pinaghirapan to ng boys eh, di ba? Hindi lang to yung parang basta na lang na effort. Talagang yung effort is nandun talaga, di ba? And sobrang nakaka-proud kasi... Alam niyo yon, nagmamatured na sila, ang dami na nilang nagagawa na talagang bago, na talagang nag-i-improve na sila pagdating sa mga ganitong bagay. And malaking bagay yun para sa kanila, di ba? And alam ko, magiging masaya talaga si Josh. Sobrang na-excite ako dun sa pa-dessert ni Sejun sa kanistel. Oh my god! Abangan natin yan, di ba? So ayun na nga, maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share na rin. Maraming salamat. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!